Magandang araw mga pre. Ngayong araw nga, ipupunta ko ngayon sa mga atis dito sa Barangay Santo Angel Norte, dito sa Santa Cruz, Laguna. Ngayon po, mga tayo nila dito ay kamatis. Kung makikita niya dito ay magaganda po ang kanilang kamatis at pinagdabilog at kulig derde. Pero sa ngayon po ay meron na kulig dilaw at hinugay na po ang mga kamatis dito. Ngayon nga po, nagpapag-harvest po si Tatay Nardo na kanyang kamatis at naka 20 pandere po ang kanyang harvest. Kung makikita niya po dito ay talagang napaganda ng mga kamatis niya. O ngayon. At ang bagong kasyon na dito ng mga kamatis ay nasa 30 hanggang 20 ang abot. Meron nga din pala mga mais dito at abutan ko nga sila nag-i-spray. Sabi ko ay malakas ang hangit, ba't kayo nag-i-spray? Isayang mga lason, pero baliway at doon kasi malakas daw kanyang lason na gamit. At sa tingin mo ay mukha naman maganda ang kanilang gamit na lason at berte-berte ang kanilang kalisan. Sa mga solidaro nga ay namipataman ako ng ibang bayan at pumunta ako sa mga bayan ng mga Mayhay at Barangay Uupi. Dito nga ay may makita pang iba't ibang gulay. Mga ilang sandali nga ay pumunta na rin ako sa mga kamatis at nakita ko kung kamatisan ni Tatay na Iruli at napakaganda na kanyang kamatis, no? At purong puno na kanyang bunga. Kung makikita niya dito, talaga na pangaganda at matataas ang mga puno ng mga kamatis niya at bertimbade at maraming buraklap. At dito nga ay wala pa gaano mahinog at mahabirte pa ang mga bunga at magaganda ang kalita ng mga bunga niya. Meron nga din pala mga letos dito at kung makikita nyo dito mayroong iba't ibang uri ng mga letos. Mayroong mapusyaw ang green, mapu-verde at may kulay pula din na letos. At kung makikita nyo dito ano pa din ang validad na kanilang letos. Talaga naman pakasarap po lamin at pakasarap pa kainin. At ang sabi nga ng nag-aalaga ay matali pa daw ito anihin at mga tatlong araw pa daw bago ito anihin. Kaya naman hindi ko pinalabas at napapicture ng ako. Mga ilang sandaling nga lang ay napunta na tayo dito sa mga gulay nito at tawagan dito sa sistema na ito ay intercropping. Ito yung tinatawag na intercropping. Ito yung hati-hati, may pipino, may ampalaya, may kamatis. Na ang ibig sabihin niya ay hindi lang iisa ang tanim at meron nga itong iba't ibang tanim tulad ng ampalaya, pipino at sitaw. Na kung saan nga mas marami benepisyo, mas tataas ang profit income, mas tataas din ang productivity ng iyong lupa at ang mga gulay, ganun din sa kapwa niya halaman. So kadahilanan nga mababawasan ang mga peste. Ang tinatawag na intercropping. Ayan, kung makita nyo may mga ampalaya, may pipino. No? Dito naman sa kabila may kamatis. Pagka ganito po, mawinuntin niya po yung bunga niya. Kapagamit sa limang. Si Roli, umayari ng gulay dito. Ayan, kamatis niya. Itangkita naman mga pre, napaganda ng mga kamatis. Talagang berting dadi at maraming bulaklap at maganda ang dahon. Malinis na malinis. Ika ko nga sa may-ari, talaga naman napakaganda blessing ito. Sabi ko nga sa kanya, talaga naman sisipagin ka mabalik sa inyong bukit kapag ganito ang iyong mga gulay. Wala po siyang overdose. Kumbaga. Mong gagamitin siya. Matipid po siya. Wala pong problema kung sasobrahan niyo po yung paggamit ko. Ang interval mo every weekly, wala po siya problema. Kasi ganun naman nakasanayan natin. Weekly na nag-spray. Wala po siyang overdose. Kumbaga. Ipapakita ko sa inyo, sir. Hanggang dito na lang mga pre. Salamat sa panonood. Ito, client namin sa nagkarlan to. Simula nung gumamit siya nito. Makapalbog ako matis sa nagkarlan. Ngayon, pangunahin din.